Namatay ang anak na 4 na taong nang di nakikita habang ang single mom ay nakikipaglaban sa COVID sa South Africa. Paano haharapin ang magkasunod na dagok sa buhay ng anak kundi man binawian ng buhay? Alamin yan sa The 700 Club Asia susunod na. Matapos mamatayan ng anak noong taong 2020, ang pagkakaroon ng COVID ang sunod na matinding hamon na hinarap ni Glorefin sa parehong taon. Nasa ospital na ako, nung nasa ospital na ako, talaga doon ko naranasan na hindi mahalaga yung status mo sa buhay. Wala kang magagawa pala si Lord ang buo ng buhay mo. Isang single mother sa 4 na anak si Glorefin at 20 years nang nagtatrabaho ngayon sa South Africa. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang mga anak. Taong 2017 pa siya huling umuwi rito hanggang sa abutan na siya ng COVID pandemic sa South Africa. Kaya nang biglang pumanaw ang 3rd anak na si Christian noong July 2020, ganoon na lamang ang paghihinagpis. Pilit ginugunita ang mga sandaling nag-google niya dito noong huli silang magkita taong 2017. Sabi nga nila, binangungot daw. Nung sinabing binangungot, parang alam ko na mamamatay na siya. After 10 minutes, ayan na, tumawag na, napatay na nila. Umiiyak ako, pero yung puso ko, hindi siya heavy. Parang ready ko na dahil nga sa pandemic. Sa pagpasok ng December 2020, nagkasakit naman sa COVID si Glorefin pagkagaling sa simbahan sa Johannesburg, South Africa. Bumaba ang kanyang oxygen level, nag-collapse at halos mag-agaw buhay nang madala siya sa intensive care unit. Ang pinaka-iniyakan ko talaga nung nag-diaper na ako na I cannot manage myself na magpunta sa toilet, ganon. Naisip ko noon na talagang mamamatay na ba ako, Lord? Sinabi ko naman, Lord, kung mamamatay na ako, I'm ready. Pero kung bibigyan mo pa ako ng another chance, please give me another 30 years to live para sa mga anak ko. Sa gitna ng pakikipaglaban sa COVID at pagtanggap sa posibilidad na siya'y mamamatay, binigyan siya ng pag-asa ng Diyos. Isang rainbow ang kanyang nasilayan mula sa bintana ng kanyang kwarto. So, nung nakita ko yun, nalala ko yung God promise na sabi ko, magaling na ako. I really claimed that day na magaling na talaga ako. Masakit man, naging daan ang pagsubok para mapalapit at magkaroon ng mahabang oras si Glorefin sa Diyos. Sa mga panalangin ng pamilya at kasamahan sa simbahan, unti-unting bumuti ang lagay ni Glorefin hanggang sa mailipat siya sa medical ward. We are the survivor. We are survivor. Ginamit niya ang pagkakataon na maibahagi roon ang pag-ibig ni Hesukristo sa ibang mga pasyente at nurses. Matapos ang halos 3 linggo, nakalabas na siya mula sa ospital. Puno man ng dalamhati ang buhay, walang pagsubok ang kayang umagaw sa kaligayahang binigay ng Diyos kay Glorefin. Nakatanim sa akin yung word ni Lord na Romans 8:28, all things work together for good. At saka 1 Thessalonians 5:18, yung give thanks for all circumstances, for this is the will of God. Thank you, guys! Alam mo, Peter, yung sinusuko mo lahat sa Diyos, di ba parang when you think of the idea of surrender, it's like talo ka eh, di ba? Pero nakita natin sa buhay ni Glorefin na yung kanyang pagsusuko sa Diyos, naging panalo siya, di ba? Kasi whatever was lacking, whatever was a shortfall in our heart and in our life, pinuno ng Panginoon yon sa buhay niya. Alam niyo po, surrender may look like a loss, as what Felici mentioned, over a battle. But surrendering to God is trusting in His faithfulness and goodness. It will bring us peace, joy, and reassurance that things will get better. God will move in the areas where we let Him.
We saw that when Glorefin surrendered her life to God, she got healed. Pati ang maluwag niyang pagtanggap sa pagkamatay ng pinakamamahal na anak ay tanda ng kanyang pag-surrender sa kalooban ng Diyos. Ni hindi niya tinanong ang Panginoon kung bakit hinayaan niyang mangyari yun. Tama. You know, if you're having a hard time fully surrendering your challenges to the Lord, you may not know Him well, but He is a trustworthy God. He is a loving God, and He is asking for your whole heart. Heed God's call and experience His goodness and faithfulness.